10 seconds. It's Radiant's ban now. Radiant's turn to pick. Dire pick. Yun, what's up guys? Good evening sa inyo. So, humantong tayo sa ganito, Deciders match. And si Dota matutong haya natin ngayon. So, I am Sean PH nga pala. And I'm together with the coach of execution, magiging analyst natin ngayon, si Fox. Mm-hmm. Yan, grabe ha. Umabot tayo sa ganito. Ganda ng laban kanina for Tigers. Sefer, Dota, natong haya natin. Sobrang ganda. Nagising ako eh. Grabe. Grabe yung last clash na yun. Pero for Tigers, they pick off the Terror Blade as the core hero nila. Mm-hmm. At ito for Fnatic, guys. Necrophos pa lang nakikita natin sa kanilang side. Tingnan natin kung medyo papalag yung Tigers dito. Kasi alam natin, Fnatic. Yan yung number one sa C. Talagang walang makatikit dyan eh. Mm-hmm. Yung TNC medyo pumapalag lang eh. Pero, nakuha naman yung TB ni Ajit eh. Mm-hmm. Yan talaga yung parang basiro niya kahit nung time na nasa ibang team pa siya, nakaka-practice nila Kimo. Laging parang Terror Blade lang talaga. Warriors Gaming, mga ganun ng mga team niya. So, ayun na nga guys. Nasisecure ngayon yung mga Terror Blade ng mga picks, no? Even though na-nerf siya nung nakaraang TI8. Shoutout nga pala sa ating, magandang gabi sa inyong lahat. Shoutout sa ating current 7,600 viewers na nanonood ngayon. Nakaantabay pa rin sa C Dota. Naku, ang mananalo dito guys ha, pupunta sa upper bracket. Yan yung naka on the line, kumbaga. Hindi, karamihan dyan, mga Fnatic fans eh. Mga Fnatic fans na ni DJ sa ni Abit. Oo. Pero eto, pinalabas na yung Arc Warden dito ni MP. Yan si MP, no? Hindi, si yan, yan. Kanina kasi, may ganyan silang lineup. Si Abit yung AU, yung Arc Warden. Tapos si MP yung Necrophos. Tapos yun nga yung Enigma si DJ na second network, top network. So, grabe. Grabe talaga to si DJ, no? First series nila yun. Yung naalala ko pa nga yung pinakamalupit na Enigma ni DJ was Manila Majors. Doon nag-highlights talaga. Ohio pa yung campaign yan. Sobrang nun. So for Tigers, ito yung, pwede pa sila mag-adapt dito ah. Kasi yung Lina, could go for the support, yung Bane, mga ganun. Pati yung Axe na ginagawang 4 ngayon, di ba? Yung Axe, mga picks dito. Pero yung Tigers kasi pag parang siguro, kung lagi or may time din na hindi. Pero lagi si Axe, yung Simon Meander yung Axe. Yung Axe dito. Parang one of the best hero niya kasi yan eh. Oo. Malakas din to si Simon Meander. Simon Meander and si 1437 galing from nag-adapt talaga sila dito sa C-Dota. Natin nag-stay pa rin. Hindi, sanay na rin si 1437 eh. Oo nga, since nung-TNC siya, di ba? Oo, nung nag-TNC talaga siya. So, kulang na pick for Fnatic, guys, is yung kanilang mid laner siguro. Nag-mid ba sila ng Fnatic dito? Ng Arc Warden yung Fnatic? Nag-mid sila. Kanina, mid yung Arc Warden. Tapos, si Ice yung Pangolier. Yan, yung dalawang core na yan, tapos Pangolier. Kaso, Enigma nga lang si DJ. So, they ban out the Batrider for Tigers. Even though na parang offlaner pa tong Necrophos na pick, no, ban out pa rin ng Tigers na yung Batrider nila. Then, isip nga siguro nila, yan na yung hero ni MP. Yung Necrophos. So, wala rin silang pamigil kung magbat eh. Talagang pag may nalaso,
Minus 1 agad sila eh. Oo, oh, oh, oh. Yun. Saka, yun. Uy! Tide Hunter! Hmm. Hmm. So, yun na nga. So, fight. Ano nga to? Necrophos siguro to na... Oh, ganun nga ginagawa nila. Mm. Ano yan? 4-1 yung syempre yung Fnatic. Yung kasi yung wala kanil, wala sa laro nila kanina eh nung yung sa LGD, dalawang game. Mapapansin mo na lahat ng game ng Fnatic. Pag hindi nanalo si Abed sa mid, yung 1v1 ah, hindi yung gagalaw-galaw, yung 1v1 lang talaga. Ano sila, usually talo sila. Ah, so yun yung mapapansin sa laro. Yung weakness niya ng Fnatic pag nanalo si Abed. Hindi naman dahil mas mahina siya sa kalye niya, yun lang sa hero eh. Ah, sa hero lang, which is ano ngayon? Medyo nalulugi siya sa hero. Siyempre, kahit kung match lang kayo ng skill, di ba? Kung wala naman nag-roam sa parehas na side niyo, kasi siyempre busy yun, 2-1-2. So, wala masyadong makaka-roam na support. Medyo nalulugi sila. So, mas effective ngayon yung Fnatic yung kanilang 4 protect 1, no? Kasi meron sila Tidehunter as the last pick dito. At nagbabalik dito yung Earth Spirit ng DJ, ah. Considered siya sa one of the best C na Earth Spirit together with teams. Yung mga highlights nila that time. Ito yung Tigers. Ito yung last pick nila. Makikita natin dito kung Lina ba ito na mid or Lina na support. Depende na. Yan. Makikita yan. 15 seconds para sa pick nila. At boss, ba't hindi kayo naka-live sa YouTube? Dito tayo naka-live sa Tamago. At huwag nyo kalimutan mamaya magla-live si Sir Mike pagkatapos ng match na to. Uy, Monkey King! Ha? Huh? Monkey King mid to? Depende kung sino kukuha. Yan nga guys. So Abed will be the Arc Warden. So Lina ulit si ano si 1437. Kasi yun yung isa sa mga paborito ni 1437 eh, yung Lina mga ganito. Undying since hindi na na-pick ngayon. Pero parang labo kasi kung si yun si Zephyr yung ano yung Bane kasi explosive. Diba si yung 4. Oh, explosive siya ng mga ano eh. So parang ngayon lang din ako nakakita ng Bane na position 4 or baka pwede yung kasi ina-expect ko, Bane na siya, no? Si 1437. Kasi yun na yung Matic na 5 eh. Oo nga, oo nga. So, so weird ngayon so, for Tigers. So, magpa-farm yung ano rito, Bane. Yung tipong naka, ano. Aetherlands, mga ganun. Oo, mga BKB. Ayun, kung ano plano nila. Pero malamang yan, siyempre, Axley na yan kasama. Ayun nga, grabe yung first game pa lang to. At nakakita na to ng mga, ano ah, mga change ng... Roles were Ice Tidehunter to. Nako. Yung mga Tidehunter na mga picks na minsan ito nakikita, no? Mga ganito, no? So, pag ganyan yung cosmetics mo sa Tidehunter, talagang pipiliin mo yan. Grabe. Ginto, eh, oh. Ginto. Magkano ba yung ganun? Hindi ko alam. Sure yan, 5 digits yan. 5 digits, Juice School Lords. Sana all may ganito. At for MP, ay, nako, si MP, Necros pala siya, no? Grabe naman tong ano. Maganda tong lineup ng Fnatic kasi meron silang global presence dito. At saka malakas sila sa ano. Sa clash nito pag every cooldown ng ano ni Ice. Pero cooldown dependent lang talaga sila no kasi silencer dito, ganun din. Silencer sa Tide. Oh, Tide parehas cooldown dependent. So sa kabila, parang metamorph lang yung kailangan lang hintayin eh. Oo. Ito na nga guys, sa first game pa lang to sa best of 3 series natin. And decider match ang mananalo magproposit sa upper bracket. So for the side of Tigers, ito si 1437 sa sa Lina and si In Your Dream on the Monkey King. Moonmiander Axe siya ngayon. Zephyr on the Bane and Ajit as the Terror Blade. Tapos sa Fnatic, si Ice yung Tidehunter na may gintong ulo. Si Jobs yung Silencer, DJ Earth Spirit, Abed yung Owl, Arc Warden. Tapos si ano si MP yung Necrophos. Oh yan na nga. So for ano ah for Tigers dito. Pag lane to lane siguro sila Arc Warden versus Monkey King ang magtatapat dito. Ah okay. Medyong Monkey King. Oo. Kakayanin ba ng Monkey King tong ano tong mga spam dito ni Abed ng kanyang mga Spark Wraith? Ito. Since melee siya. Hirap ata yung Monkey King dyan, pero parang never pa kasi nangyari yun sa ano eh. Napapanood ko sa laro ng XA or sa ibang Southeast Asian teams. Parang hindi pa nagkakaroon ng 1v1 na Monkey King sa Arc Warden. So, ngayon pala ako nakakita. So, or kung meron man, hindi ko nakita.
So dito natin malalaman talaga kung sino lamang sinong lamang dito. Uy, naku, unconventional laning for the side of ganun pa rin pala, akala ko Axe pala. So doon pa rin. Same laning for Tigers, normal laning ang Axe magiging offlane. So yan na nga yung makikita natin na Arc Warden versus Monkey King on the mid lane. So yung si Abed dito naka-queue agad siya ng double wraith ban versus Monkey King na mag-boots at saka Orb of Venom agad siya later on. But as far as the game goes, ha, si Abed dito parang lamang pa si Abed dito eh. Makakaiwas siya pag gusto siyang rectahin ng unggoy, di ba? Yung mga bubble niya ipapop niya lang doon. But sa bottom lane si Sepher dropping down low. Nako, si DJ dito, defend pa. DJ, does he have the Orb of Venom available? Ayun, Orb of Venom. Sa so, range pa rin naman kasi talaga eh si Abed eh. Parang kahit saan mo itanong may ano pa rin, may advantage pa rin yung pagiging range mo. Oo. Nasanay siya sa mga ganung hero na yung mga range, no? Oo. Si Ice patuloy. And Fnatic dito, tatlong hero, sinisecure talaga nila yung ano ng Tidehunter. Oo. So gusto nila shutdown talaga eh si ano eh. Si Ajit eh. Talagang best hero niya yan eh. Ayan na nga yung first engagement. Rolling Boulder magkoconnect with the Curse. Sepher will be the first blood dito for Fnatic. Grabe naman yun. Yung Necrophos may iiwanan din sa top lane, no? Kahit anong bangano nila. Okay lang. Hindi, ewan kong depende kasi kung paano mag-a-adjust yung ano eh, yung Tigers eh. Either pumunta sa baba yung Lina or pumunta sa top yung Vayne. Sacrifice yung TB. Kasi yung TB, ano yan eh, sobrang lakas mag-jungle yan eh. Nakaiba yung hero na yan eh. Sobrang daya. Parang magkadalawang raid ban lang. Tapos Quelling, Stout Shield, sobrang bilis mag-jungle. Okay. Pero hindi nila napipigilan yung Axe ah. Axe dito, 100% yung kanyang farming. Yan o, no, nag-expand niya pa sa neutral area eh. Then pwede pa siya mag-pull agad doon. Well, dito sa baba talaga nakatuon yung cameraman natin. Then napop ni Ajit yung kanyang first metamorphosis agad. Na finally, nandito na si 1437 ah. Sisecure na talaga nila yung farm ni Ajit dito. Well, si DJ magbabalik with the invisibility rune. Sino kayang pinaka-vulnerable target dito? Lalaban sila kahit merong metamorphosis sa 1437 ang napili nila. At si Jabs mamamatay pero kapalit din ng buhay ng Lina. So, nag-rotate yung Lina sa baba. Binili nila yung baba kaysa i-shutdown yung Necrophos. Pero itong Fnatic parang pag kasi ganyan, laging nadot natatalo eh, yung pag pinapabayaan yung Axe. Oo. Mga 10 minutes, di ba, Vanguard Dagger na usually. Oo, ganun. Mga 4 minutes nga, nakukuha nga yung Dagger. Mga feeling ko ganun. Feeling ko alam naman nila yun, syempre. Fnatic sila, pero baka may plano sila din. Kasi pag ganyan talaga yung Axe, ano yan eh. Nakakatakot yung una siya mag-online, no? Oo. Mga 5 minutes, 6 minutes siguro, Vanguard. Tapos 11 minutes, Dagger na yan eh. Hindi ko alam kung nasa back plano ba nila yun, no? Kasi parang priority nila dyan, bottom sa mid lang eh. So iniwanan na nga yung sa bottom lane and that is 1437 sa rotation. Gusto niyang i-aim yung Arc Warden sa mid ah. At nako, so far yung Axe 38 CS guys. Grabe. Si Abed makikita na pero teleport from DJ. Paunless strike after the rolling boulder. Yan pa yung LSA, hindi magkoconnect pero mamamatay doon yung unggoy. Si 1437, meron pang Spark Wraith available pero hindi na itutuloy ng Fnatic. Masaya na sila sa unggoy na nakuha nila dito sa mid lane. But yung katanungan talaga, since sinasabi dito ni Fox, yung top lane talaga na Axe, bottom lane. Ay, nagsisigawan doon ah. Eto si Sepher na naman, ako. Ayan, muntikan pa siyang mapatay dito. And yun nga pala. Ano po ito? Ano po ito mga sir? Decider match. Ang mananalo dito, mag-proceed sa upper bracket. So, crucial pa rin yung match na to. At yung matatalo na sa lower bracket pa rin. Kasi pag natalo ka, lower bracket, best of fun yung game, yung unang, ano eh, unang game eh. So, sobrang hirap nun. O, bukas na yun. Bukas na yun. Best of fun. Tsaka TNC, bukas na rin natin makikita yung TNC na maglalaro. So, kapit-kapit lang. Eto, si Kuya Nick. Nandito na si Kuya Nick. Huh? Oop! Meron na naman engagement dito sa bottom lane. And si DJ mamamatay. Finally. And then si Jabs. Ang sakit talaga ng Terror Blade, guys. At yun na nga. Si Ice, level 3 pa lang. Pero good thing for Ice dito, no? Na umaakit yung creeps, no? Medyo disrupt yung creep flow sa bottom lane. Pero top lane, level 6 na yung Axe. Magle-level 7 na.
na nakita pa si Jabs, gusto ni In Your Dream na susungkitin. Gosh, agad nakuha ng Tidehunter kahit level 3. Mukhang nasa alanganin si In Your Dream. Pero masusungkit siya ba? Jigsaw Mastery, hindi magpapap doon, mamamatay yung unggoy. Naku po. Nandyan pa si Ajit, mag-e-expire yung kanyang metamorphosis. Pero yung axe dito ha, Vanguard na nga oh. 4-mit Vanguard yan. Magdadagger na rin. Ilang bounty yung nakuha nila doon? Kasi parang worth it naman yung ano eh, yung pagkamatay ni... Tigers, apat, no? Apat. Diba? Apat na bounty rin na nakuha ng Tigers noon. At naku po. For Tigers ngayon, leading sila ng 1,000 gold sa farming. At eto yung axe, no? After niya makapag-farm ng Vanguard, no? Lilane na siya, no? Para sasabay na yung creep dito. Hindi, wala na talaga magagawa si, ano dyan, si MP. Vanguard na eh. Ayan o. Kinikilitin na lang yan. Babalik at babalik yung buhay. Kasi hindi niya rin mapapabayaan yung lane, di ba? Kasi yung experience kailangan niya rin doon. So, rotate-rotate lang dito yung... Eto, hindi. Pwede pa nilang kaya pa rin na napatayin yung ano eh. Yung axe eh. Kaya yan, pag ganyan half HP, pupunta na yun si, ayan, si DJ, papunta na sa top. Tapos may, syempre, may Reaper. Reaper Scythe available na rin dito. Ayun nga si DJ oh, on the move. Nakita na yung very aggressive na axe. Tsaka yung sobrang komportable si Moon eh. Hindi niya na-expect yan, yung ganyang galaw. Si Abed, ginamit na rin yung Tempest Double. Eto na nga si Moon Mender, kinaret na agad. At ayun, mamamatay doon. Hindi na kailangan si DJ. Hindi na kinakailangan. So makulit yung axe, at least namatay na. Finally. But eto sa bottom lane ah. Considering yung farming dito, ang layo ng axe talaga, no? 80 CS for axe, and meron siyang 4,000 net worth na ngayon. Tumutungtong na. But, pero malaking bagay ang ginawa ng Fnatic. Ganyan din natin ginawa sa kanila ng LGD, di ba? Si Chalice. Yung sobrang, yun nga, 11 minutes. Vanguard, dagger. Di nila, walang time na puntaan. Kahit sinong hero, kahit si Abed, di rin mapuntaan. Kasi may iwan yung DK sa mid. Aggressive na aggressive. So, ngayon, medyo natuto na sila doon. Natuto na talaga sila. Pero aggressive sila dito sa bottom lane. Pinapalibutan sa 147. Nandito na po yung mid laner na Monkey King. Naku, uunahin ba nila yung Lina? Change target agad sila. Hindi sila medyo greedy. Hindi sila greedy sa kanilang engagement dito sa bottom lane. Napapayaan lang yung Arc Warden talaga eh. Naku, yan yung si Tidehunter. Level 5 na. At half experience para sa level 6. Yung SF dito, ano ba yung ano, yung mas maganda ba na mag, yung, asan ba mas mabilis mag-farm? Yung sa lane to lane or mag-creeps ka na lang? Mag-neutral creeps? Sa Terrorblade, yung mabilis kasi sobrang mag-jungle yan. Yan lang yung hero na, ano eh, ganun sobrang bilis mag-jungle eh. So, mas advantages pa sa Terrorblade kung uunahin yung jungle bago siya mag-lane? Mas ano yun? Depende talaga, kung wala ka talagang malinan, matik jungle na eh. Tapos pag may free lane, ikaw na kukuha nun. Ganun lang. Basta sobrang ingat mo lang, di ka na mamatay. Bigla na lang magkakaano yan eh. Yasha, maya-maya, Manta na, Dragonlance. Dragonlance, mga ganun. So, worth it pa rin, no? But about Axe, ah, grabe, 8 minutes pa lang. Meron siyang 1,000 plus na gold. 1,400. Nako. Ginamit niya pa yung Calling Blade para makasibat dito. Sa top lane. Ayan, sa bottom lane. Ravage available na ngayon sa bottom lane, guys. And then, yung Terror Blade nga, tuluyan na nga na nakapag neutral creeps. DJ with the invisibility. Ito, nakikita niyo yung Axe. And papapunta na yung Arc Warden sana. Pero bottom lane, Ravage available. Leech lang ng leech dito si DJ na kanyang experience, oh. Nintay niya si, ano eh, Neko. Kaso, nag-shrine. Pero yung Axe dito, yan, level 9. Na sila parehas ni MP. Good thing for MP. Kaya na, at least, hindi na push out yung top lane. Yan, ganyan lang gagawin yung Terrorblade na yan. Ancients. Ancient lang siya. So far, no, for the side of Fnatic, no, yung pag nag-online na yung Ravage, pwede na sila mag-create ng space, pero too early pa lang. Nako, si Jabs on the backline, uunahin, double teleports, and ayun po, yung Wukong's Command gagamitin pa dito. They try to burst down yung Monkey King, at ayan na nga, yung Wukong's Command, napakakate, at mamamatay siya eventually. Sayang si DJ, hindi man lang namatay. Kala ko, no? Ano eh, kasi tinitipid niya yung Ravage eh. Kasi kaya naman talaga eh. Kaya naman Ravage eh. Kala ko mamatay pa si DJ. Pero medyo sisi siya dun pag namatay pa si DJ. So buti na lang, no? So si Arc Warden lang. Yan na nga sa top lane. Wala pang rotation from Axe. Oh, nako. Na Berserker's Call pa. Pero alis na to.
At nakita na nga dito si Silencer. Sefer! Naku, hindi talaga sanay si Sefer, no? Pag hindi explosive yung hero niya, no? Siya talaga yung napapanalo kanina, yung Rubik niya. Hmm. Ay, talaga hero ni Sefer, eh. Mga... mga explosive. Pero si In Your Dream, kahit saan na lang sa mapa makikita natin, masusugit niya yung support, pero it would cost the life also. Labo na nang nangyayari kay In Your Dream, ha? Ba't niya na naiwanan yung mid lane, no? Tinip na nga siya ni Jobs, eh. Level 7 siya, o. Tapos si Abed, ayun, 10 na. Ay, hindi, pa 10 na yan. Ba't niya iniiwan yun? Kailangan niya pa ng farm, eh. Hindi ito magbe-benefit talaga sa Monkey King, no? Pag namamatay siya, tsaka hindi siya nakaka-farm early. Hindi mo rin masasabing gumagawa siya ng space kay Terrorbait kasi namamatay siya. Oo. So wala naman nag-rotate sa ano, sa Fnatic. Nagkakataon lang nandun yung Fnatic nung pag gumago siya. So medyo ako na trip dito ni In Your Dream. In Your Dream nga ba? Wala mga sir. Pero eto, level 6 na lahat ng mga support ng Tigers kasi nakaka-leech sila ng experience eh. Habang yung busy yung mga core nila sa pag-neutral, sa pag-rotate nitong Monkey King. And then checking the net worth, it is still axe na lalamang. Kitang-kita sa ward yun. Blink dagger na, nakita pa ng warding dito yung smoke. Oh. 11 minutes nga pala, tama. Saktong-sakto. 11 minutes. Vanguard and blink dagger. Oo. Oh. Ayan na yung first engagement nila. Pero maingat na maingat yung Fnatic. Nag-scan sila and alam nila na nandito lang yung sila Tigers. Uy, may double damage pa si Ajit. Sakto to, ha. Ayan na yung push. No contest sa side ng Fnatic. DJ trying to defend. Ayun po yung teleport ng Necrofoss din. At nakita pa ni Abed etong si Sefer. Hinahabol niya. Naku, mamamatay ba yung si Bane? Mukhang malayo na. Sidestep lang siya. Medyo sexy. Puro Bane Elemental. Tinip ni Abed. Tinip niya si Sefer dito. Necro 1 na rin kasi si Abed. Kaya niya talagang patayin eh. Ng solo eh. Uy, naku. Na-ambush dito si Jabs. All the while, akala niya nandun pa rin yung Bane eh. At for In Your Dream, at least, di ba? Nakakuha si In Your Dream na naman ng kills doon. And shoutout nga pala sa ating 13,000 viewers ngayon na nanonood. Ayan, magandang gabi sa inyo. Si Coach, Coach po ng Execration yung kasama ko ngayon, ha? At Fnatic, papasok na naman si DJ. Available yung Sunder, pero kinaret na agad. And 47 seconds na magre-respawn yung Terror Blade. Mahirap na yung sitwasyon ng Terrorblade dito kasi yung warding ni ano eh. Si DJ yata naglagay yung ward na yan eh, yung sa jungle nila. So medyo may ilang-ilang na siyang mag-jungle. So alam din ng Fnatic na nandun yung ano, yung Terrorblade. Wala namang ibang pupuntahan yun eh. Talagang nasa jungle lang kasi yun. Buti na lang, nakaalis pa dun sa bottom lane at makakakuha pa yung Fnatic ngayon ng first tower para sa kanilang side. Habang si Abed, no, diretso na lang sila ng level 1 Necronomicon, no, tas Midas yung... Ganun na yung ano ngayon eh, yung meta eh. Ganun na yung meta. Hindi kasi, yun nga, pag night natin kanina, so pag may Necro, pwede siya mag, ano, Asians. Yung, kahit yung illusion niya lang, pwede mag-Asians eh. So malakso mo lang yung battle. Maximize na. Kaysa sa Necronomicon 3, no, parang same ano lang. Ah, wala. Uunahin na lang nila yung damage kasi kinakailangan talaga yung damage, no. But yung game natin ngayon na 13 minutes, isang kill na lang para sa Fnatic na makaka first 10 kills. Oh. Ayun. Oh, si Faxo to, yung top player ng Dota 1 noon. Shaho yan. Wala na po ba? Matagal na yan, wala may tracks. Shoutout nga pala sa mga taga 204, Guaping, sabi dito ni Harris17. Sino kaya yan eh? Matagal na yon, wala na yon. Ganun lang yon. Wala pang Ravage, no? Wala pa tayo nakikitang Ravage so far. Doon na naman si Sefer, oh. Si Sefer dito, ang hirap ang kalagay niya. Naging 5 na siya, oh. Bumibili na siya ng ano, ng Sentry Ward. Hindi siya sa comfort zone niya, eh. Even though na madali ito, at isa pa na mapipitas pa yung unggoy. No? Hindi, feeling ko, hindi. Kasi parang ano eh, sa Tigers kasi, laging 5 yan si 1437, eh. Oo nga, oh. Pero siguro ngayon, tinry nilang ano. Ikaw naman 4. Labo eh. Oo, labo no. Wala halos gumagawa nun eh. Oo. Talagang matik pag may 5. Kasi yung mga ward spot, yung 5 talaka yung nanyan eh. Yung pinaka-naka-master niya ng mga ward spot eh. So, pero when it comes to support, medyo ano yun, medyo tagilid yun. Pero di ba yung may mga teams na yung swap sila ng 1 to 2? Yung mga core hero. Okay lang yun. Ah, yun okay, okay lang yun. Yung mid saka carry. Nangyayari talaga yun. Kasi minsan yung mid player nyo hindi nag-mipo eh. Sabay magkita kayo yung mipo.
So yung indoors niya yung mag Hinahabol pa yung Axe dito ha, na lockdown at wala pang naibitaw. Ayan na nga yung Reaper Scythe and Axe na naman dito. Isang minuto sobra magre-respawn. Na-shutdown na nila yung Axe ha. Oo. Tatlong na na sila dun sa game nila kanina sa LGD. Alam na nila yung pa-shutdown sa Axe. Masyado silang naano talaga kanina ng ano. First pick Axe din. Tapos yan na nga ata yung Ravage. Nako! Gagamitin yung dalawang ultimate. Kulang na lang ng Laguna. Pero makakapag-ravage pa si Ice. May Kraken Shell pa para makaalis. Ay, lumalangoy pa. Ay, naka-dagger out! Ice. Basic. The basic lang. Tinip nyo pa dito si In Your Dream. Basic lang para sa kanya. Oh, round 2. Malaking buhay niya na. Wala, naka-domi eh. Meron pa siyang Dominator. Papasa-pasa pa to. Parang ano... Parang pasalong lang. Uy, mamamatay si 147. Basic Dota for Fnatic. But even though nalamang ang Fnatic dito ng 8 kills ha, 1,000 net worth pa rin yung kanilang ano dito. Yung kanilang kalamangan. Still early. And pupush na naman sila second tower sa top lane. Eh lang, na-take pa rin yung tower. Pero okay lang kasi sobrang laking space na ng mga ganong ano eh. Apat ata yung nandun para kay Ice eh. Oo, yan na nga. Hinahabol nila gash available doon. Kasama ko ba si Papi? Nako, matangkad din kasi to eh. Shoutout nga pala, ayan o. Oh. Ay, wait lang. Ayan o. Oh. Shoutout nga pala sa YouTube. At sabi dito. Ikaw na idol, sabi o. Oh, sa YouTube viewers natin. At ayan, magandang, ayan o. Oh. Ah, magandang gabi, mga sir. CER, mga sir. Manalo matalo. Let's keep supporting Southeast Asian teams na nakasali. Sa major, especially TNC and Fnatic. Oh, shout. Nako, yung pat-pat, nakalimutan mo na si din tong ano, Tigers dito. Mm-hmm. Medyo maganda yung picture ni pat-pat, ha? Hindi ko alam kung ano yan, eh. Isda pa yan, o? Isda pa yun? Isda yan. Ayan, no, grabe si Arc Warden din. Bayad na bayad dito si Abe dito. Yung space creation ng Fnatic. So, 17 minutes, masisigure na nga yung Hand of Midas at saka Necronomicon 1. Axe! Yan yung blade mail at saka blink dagger. Yung game kanina ng ng Fnatic si Abed ano eh mga 48k yung net worth eh. Ah. Yan din Arc Warden. Tapos yung sumunod sa kanya si DJ na mga 32k. At yung dalawang Pinoy? Oo. Grabe naman. Sobrang yaman. Grabe naman yun. Kaso yun yung gambit kalaban nila. Ah. Sobrang yaman ni Abed din eh. Ice. Para nakita niyo yung Axa sa catapult dito. Yung kanyang Ravage, 10 second available na naman. At pe-pressure lang sa Ice sa top lane. Habang ganun din for Moon Meander. Kakat din ng Quick Wave. Pareha sila dito. But si yung Catapult eh, doon ang makakapush talaga. Itong Tide Hunter. Iindihin niya lang yung damage ng tower dito. At wala pang clash. Grabe cut and mouse yung laban natin dito eh. Puro dakip-dakip lang. And for Fnatic, ayaw nila mag-clash din oh. Pitas-pitas lang din. Yung si... May hinihintay yata silang item eh. Bago mag talagang 5-man clash or 4-man clash na naman. Itong Fnatic. Pero kaya-kaya na kasi nila eh. Kaso ayaw nilang ma... Alam mo na, out of position. Hindi po rin masabi na sure win sila sa clash dahil may Ravage global. Kasi, pag nag-clash, pag nag-Ravage global, isa lang yung ano eh, yung Reaper eh. Isa lang yung parang sure kill eh. Hindi mo rin masabi na... Upload dalawa mga patay niya. Oh, kasi mas malakas yung damage output nitong Tigers na ibibigay. Tigers basic lang eh. Pagka-call, mag-wokong command. Talaga may turnaround eh. Oh, may turnaround talaga sila. So, ayan lang, sinisecure lang dito ng Fnatic muna yung farm down ni Arc Warden. Pero si Ice, makakuha siya ng tower doon sa top lane. And, ay, si Zephyr po! Diyos ko! Ito yung Bane Elemental. Ayan na nga. Mamatay siya dito. Ba't kasi nandun siya? Ewan ko, parang hindi siya sanay sa kanyang ano eh. Sa kanyang role eh. Ah, pero, nag-ward pala siya doon. Oo, nag-ward siya doon. Uy, naku, 2 towers will be taken down dito sa kay Ajit. Pero si DJ, going for the Magnetize and Geo Magnetic Grip. Papasok yung Axe, ayan na. Global Silence na igamit. Pero bailout lang pala yun sa side ng Tigers. Oop, na Yule Scepter, na cancel. At ayan na nga, yung Karat na kamatayan. Ravage din sa Axe para ma-contain. Dalawang core hero ng Tigers dito ang makukuha ng Fnatic. Dagger Yules na yung ano, yung Necro. Ah, Dagger Yules na yun siya kanina. Yaman niya pala. Ayun yung first item niya, Yules tas Dagger. Pang-catch nga talaga.
Yaman-yaman niya po. Ang ganda, ang ganda ng item selection niya. Kasi hindi mangyayari kung hindi siya naka-yules eh. Ang ganda sa sana nung ano eh, nung yung tawag sa first kill ni Monkey King. Monkey King, Boundless Strike. Ayun, ang ganda sana eh kasi naka-zone out sila eh. Hindi na mahahabol talaga yung ano eh, Terror Blade eh. Nabutan pa yung pahinga. Nabutan siya pa. Siya na naman na Reaper. Si 1437, tama ba yung nakita ko? Uy, Point Booster at saka Aether Lens. Mayaman nga si 1437. Ha? Ito, pa-shoutout daw. Shoutout naman, yun o. Saka work ko, asa Alorica. Yan lang yung sa Kubaw eh. Isa ako na nag-support sa'yo. Nako! Sino ka man? Ano? Sino ka man? Pakasabi na lang pangalan mo. At si Dota Week nga pala. Daming fan, ang dami mo palang fan base din pala. Hindi, may Dota tournament din kasi sa ano eh, sa company, mga call center. Kaso talo kami. Siyempre naman. Bigat ng boss eh. Nga? Binuhat mo yun, binuhat mo. Ano bang role mo sa ano yung ngayon? Yung parang manager kasi ron. Siyempre, sali daw siya. Siyempre, wala kami magawa. Boss yun eh. Hindi, tropa ko kasi yun. Carry siya, carry. Carry. Wala eh. Bigat eh. Ano ka, nag-mid ka nun? Nag-mid? Ako nag-mid. Wala nung mag-mid na ano eh. Kaso, bigat mo yung ano eh, ni boss eh. Pero at least nanalo kayo, no? Nanalo naman kami, kaso talo kami sa playoffs. Ha? Yeah? May playoffs kasi yun eh. Malalakas din yung kalaban niya doon? Oo. Marurunong din. Marurunong din. Tapos alam pa nila na dati kang pro player talaga. So ginevolve talaga nila doon. Oh, grabe ginagawa na isa-isa dito. Ipuno niya mga 10 stack. Bibigay niya lahat kay ano. Ayun oh. Ang kulit talaga ng micro skill niya isa-isa. Oo. Oh. Sobrang ano niya no. Sobrang kulit niya rin. At nako, wala pa tayong clash, puro pitas ang nakukuha dito ng Fnatic ngayon. Wala pa silang first Roshan. Boring nga, yun. Boring daw, ikaw na magaling. okay lang yun. Ako po mga sir, kasi seryoso kami dito eh. Fnatic kasi at saka Tigers ngayon. Tsaka konti lang talaga yung nagko-comment dyan. So comment lang ho kayo, walang problema ho yan. Mayroon na ba tayong updates ano? May update na ba tayo sa ating mga matches? And yun. Shoutout ho kay Kuya Will. Hello po sa inyo dyan. Classic Ice, sabi Kuya ni Will. Super Moose. And then si Axel Yehera. Hello po sa inyo. Engagement na naman. And ganito din kasi yung laban dito eh. Wala masyadong clash eh. Kaya ganun din. Nag-uusap-usap lang kami dito. And pitas-pitas lang for Fnatic. We are going for a one-sided match ngayon. At very early parang magpro-proceed na ho sila sa mid lane. Pwede pa dito mag-ravish dito si Tide Hunter. Yun din pala yung isa sa reason kung ba't nag-gills yung ano, Necrofrost. Kasi nga Axe eh. Yung isa sa mga pang-counter sa Axe eh. I-use mo lang after maka-contain lang siya. Ito, kailangan na talaga ni Moon Meander mag-BKB rito. Kaya pala, inisip ko kasi, ba't ayaw bumangga nung, ano, nung Tigers? Na kahit naman nila eh, at least, makakol lang at least dalawa, di ba? Tapos naka-blade mail. Inisip ko kung ba't hindi nila ginagawa. Yung pala kasi nga, naka-use din si, ano, si Necrofoss. So parang useless. Kung kahit may mahuli siya, basta hindi yung Necrofoss. Maka-counter go talaga sila. Hindi talaga nila kaya, kumbaga. Kaya hindi rin talaga sila bumabangga ngayon eh. What time daw yung laro ng TNC? Meron na ba tayong definite time tomorrow? Joma, wala pa no? Wala pa, pero ito si Arc Warden no? Tingnan nyo yung farming ni Arc Warden dito. Meron siyang Mjolnir at saka Boots of Travel na available. Pwede na siyang makapag mag-backup dito kung gugustuhin niya. Yan na nga yung axe, sabi nga ni Coach Fox dito. Kailangan niya ng BKB talaga. At passive yung laban natin. 7 PM daw yung TNC sabi dito. Uy, naku, nahuli pa nila. Grabe naman si DJ. Nakita pa yung si In Your Dream. Naputol yung puno eh. Third skill. 520 yung score oh. Kaya ngayon, Sir Mike Place nga pala. Pagkatapos nito guys, Sir Mike Place, live po yan sa YouTube. Huwag kayong mag-alala. Sa Facebook nga pala, hindi sa YouTube. Facebook, and then i-upload sa YouTube after. Saan daw naglaro si Bimbo? Si Bimbo sa ano Detonator. Kakampini sa Mage. Pero position 5 si ano ron. Si Bimbo. Oh, siya din yung drafter dun sa kabila, di ba? Oo. Si Jules, di ko alam eh. Shoutout sa'yo, Stubby. Hello po sa inyo. Ayan na po yung Roshan ng Fnatic. And after picking off etong Aegis, pwede silang dumiretso na dito.
And check out tayo ng item ng Terror Blade ha, kasi ito yung makakapalag talaga sa side ng Tigers. Terror Blade with a blocking bar, Dragon Lance at saka Yasha. Nako, bilis to para sa side ng Fnatic. Si Ice, Ice, Ice dito magre-refresher. Orb na agad. Buo naman. Buo na. Pero wala pa silang courier oh, magre-respond pa yung courier dito. Kasi nakakulong din yung mana niya. Oh, kulang na kulang talaga no. Hindi, may mangga ata siya eh. Naka-ready mangga lang. Si Sam H ba sa detonator, hindi na stand-in? Parang hindi pa, wala pang official announcement, no? Hindi, alam ko, doon na siya eh. Doon na talaga siya. Wala rin kasing ano. Pero doon yung mga dying practice game nila eh, na detonator yung kalaban. Saka kahit naman sa mga online tourney, si Sam H yun yung lalaro. So, baka. Baka, kulang na lang ng formal announcement, guys. So, ito ha, ano yung channel nyo sa mga vlogs? Team Surewin po yung aming vlog channel. Nandoon din yung Sir Mike Place, ina-upload din doon. Fox, naku po. Ito yung... pa yan, mga apport yan. Ah! Mga apport yan. Si Fish the Oil. Sino ka man, alam ko, apport ka sa Malabon eh. Marami din nanonood no, sa mga ano mo, no? So, mga tropa natin dyan. Oh, ayos, ayos. Merong smoke dito. Uy, mga taga Bicol diyan nanonood ngayon, no? Hello po sa inyo diyan. Ano doon nangyari sa Mineski? Sa Mineski? Sa Dota team ba 'yan o itong bagay? Sila Mushi pa rin 'yun eh, di ba? Oo, oh, sila Mushi pa rin 'yun. Walang Mineski nga pala dito, pero eto, nako. Na Reaper Scythe pa yung Lina. 2 minutes for Lina. Grabe naman 'to. Hindi nakapalag yung Tigers ngayon. Parang naubos yung lakas nila kanina eh. Oo, oh, hindi. Sa totoo lang yung oh? Mga ganun laro talagang ano yan eh, pagod ka dun after nung oh, ganun. Pagod ka na. Kumambak pa kayo sa ganung network leaf, di ba? Kung makaka-drain yun eh. Oh. Biruin nyo guys, 38,000 network lead ng ano kanina, ng gambit na baliktad pa ng Tigers. Eh, ubos yung lakas nyo. Kaya ngayon, 5-21 yung score. Hindi man lang nakakapalag itong Tigers. As of this moment ha. Kasi no 5-man clash ang nangyayari. Pero si Arc Warden available na sa kanya. Pati yung Aegis of the Immortality, nandito na rin kay Abed eh. Tapos itong Fnatic, yung haba ng pahinga eh. Medyo nakapag-chill to eh, nakapag-isip ng maayos. Hoy, nako, they're going for the bot stab. Iikot sila. Kailangan lang ng perfect engagement dito ng Axe. 4 versus 5 guys. And then Lina, walang buyback yung Lina. I-risk to ng Tigers. Ang katanungan ba nito, will it be worth it? Ito na, papasok talaga sila. Unexpected to for the side of Fnatic. DJ, alam nila na nasa likod lang yung support. Ayan na, yung reflection. Makikita na, Ravage with the refresher. Double Ravage, guys. Baon na baon. Global Silence, makakancel pa doon yung Wukong's command. Tinip na nga nila. Buyback dito, papasukin pa si In Your Dream. Naku, guys, ganito. Kahanda yung Fnatic. At, buyback, pero wala na siyang meta eh. Biruin mo, Fox. Walang nabawasan man lang sa Fnatic ngayon. Ay, ay, ay. Hindi ko, pagod na rin talaga eh. Hindi nyo na napindot yung BKB eh. Diba? Oo, hindi nyo na rin napindot talaga. Kahit may buyback siya. 10 second pa nga yung BKB dito ni Terrorblade. Masaklap pa, nakapag-buyback siya, tapos wala siyang metamorphosis. Hanggang tingin na lang siya dito sa... Saka hindi mo pwedeng sabihin na, ano, eh, na mas mabilis yung Ravage eh. Kasi may casting time pa rin yun eh. Nakakapag-BKB ka talaga rin eh. Understood. Medyo pagod na siguro yung daliri nito ni Ani. Two lanes are down. Sa isang clash lang. At masaya dito yung Fnatic. Atras na sila agad. Kita ba yung smoke? Parang hindi yun nakita eh. Kasi wala pa silang vision. They had the sentry at saka ward. Pero hindi yun madedetect ko yun ang smoke yun. Pa-shoutout mga sir watching here from Drop By Computer Shop. Dito sa Santa Maria, Bulacan. Dito sabi ni Mac Gabriel. Ito may tatanong, kailan daw laro ng XE? Kumusta na nga pala yung execution natin? Ano eh. Saka may bagong player yung X eh. Hmm? Oo, may bago silang player. Uy, nako, is it Fox back on the game? Hindi ako, hindi ako. Natin lokohin sa real natin. Pero may bagong player yung X eh. Hindi ko na sabihin kung ano role. Kasi hintayin nyo na lang kasi nagpapalakas pa sila eh. Pero may bago silang player, bata. Ano ba yung inaabangan na mga tournament ngayon for execution? Hindi, yung next tournament, yung major qualifier eh. Ah, so diba sa, ano, nakahanda kayo doon. December pa ata. Pero yung ngayon, yung tournament nila, JDL lang ata eh. Joy totally. Kaya na sana may tournament sila. Ah. Kaso, yun nga, Boset.
Oo nga, nag-ano si Kimo eh, nahanda daw siya 10 a.m. eh, umabot na ng alas 2 ng hapon daw. Umuwi na lang sila. Tapos, kala nila parang LAN yung final. Mm. May LAN, parang may LAN na tournament. Kapag nag-qualify ka kasi biglang nabura daw, ewan ko. Hindi ko alam yung issue eh. Naku po, grabe naman yung organizer na yun. Reported. Isa lang yung sure ako, napagod sila. Kasi sampu sila eh, nag-commute sila from Cavite. Oh? To sa FAU gym eh, sa may Arpapa Street daw eh. Tapos yun nga, naghintay. Tapos walang nangyari. Wala man lang ng ano. Umuwi na. Yun ang sigurado, bad trip sila. Bad trip. Shoutout nga pala kay Casas Harry from Sacramento. Ayan. Si Sir daw yung Sir Mike, yung bagong player ng ex. Ayaw ni Sir Mike eh. Ayan na nga yung engagement. Si 147 kinarit agad. At wala siyang buyback dito. 96 seconds para magre-respond. Naku, outnumbered na naman dito yung Fnatic. They have the Ravage available pa dito kay Ice. Very one-sided match, guys. I'm very sorry. At wala tayong ano dito eh. Wala tayong kasalanan dito. Axe, BKB, finally papasok dito. Tempest double lang. Pinagdiskitahan. Lang eh. Kaya eh. Ayan o. Tinip pa o. Tinip. Mark. Grabe naman, Axe, lahat o. Tinip dito si Imon. Pati kakampi niya, tinip na siya eh. Diba? Diyos ko. Anyari sa Pinas. Anyari dito sa C-Dota. Sa akin ganun, di mo naman si 1437 yun eh. Nasa base na nga siya eh, di ba? Talagang doon pa siya napitas eh. Pagod na talaga tong Tigers, guys. Eto na, slow siege pa sa side ng Fnatic. Matagal pa yung Lina, oh. Eto na naman. Pinagdiskitahan na naman yung ano, Tempest Double. Pero yan, ayun, ako buti na lang na-sleep siya. At yung Axe, mamamatay pa rin sa Curse. Ayan na yung Ravage. Bumaon dito kay Ajit. Double Ravage, guys, for the three heroes. And that will be GG agad sa 31-minute mark. Easy for Fnatic. Very one-sided match. At meron pa tayong game number 2 na paparating. Ako. Haggard na haggard daw yung Tiger sa last clash nila. Sa last ano nila, sa last game. Makawalang nag-iossi dyan eh. Walang nakapag-chill eh. Grabe yung black hole ni Sephir. Ubus na yung lakas ni Sephir. Naubos na talaga. At, tingin mo, Fox, na-outdraft ba dito talaga yung Tigers? Or? Di, parang napapansin ko kasi, yung sa mga first, ilang araw na ba? Dalawang araw na ba tayo nagkakas? Parang puro ano eh, teamfight oriented yung mga draft eh. Kasi yun yung mas malakas sa teamfight. Kahit nga, ultimo Chinese eh, teamfight na yung draft eh. Di ba, dati yung Chinese, parang boring. Farm. Wala talagang teamfight. Ngayon, puro ano sila eh, puro teamfight. Magnus, kanina, Magnus yung LGD, mga Messenger pa, yung talagang papalag sa clash. Ito kasi parang wala eh. Hindi ko alam, sa kasi in your dream, yung mga kalokohan niya, kung saan oh, nagro-roam siya no, early na early. Hindi siya nag-farm. Nagtaka din ako, ba't ganun eh, nagro-roam siya eh. Kung may item sana sila parehas ni Ajit kahit paano, at least kaya nila ma-hold yung high ground eh, ng wokong command eh. Hanggang sa BKB lang siya. So, nangyari doon. And eto nga pala yung Facebook namin, guys. Oh. Follow nyo lang po kami. Ito din yung Facebook ng ni Fox. Dito yung analyst natin for KL din. And we still have our YouTube channel. Huwag nyo kalimutan. Huwag nyo kalimutan yung ating Lupon WXC. Nandyan ho yung mga replays. And then sa Team Sherwin, doon po yung mga vlogs. And Sir Mike Plays. Meron pa tayong second game, guys, na paparating. And I hope sana hindi pa rin magiging one-sided for Tigers. They need to recover. They need to find an answer for Fnatic. Ang mananalo dito, magpro-proceed po tayo sa ating upper bracket. So, second game, guys, Lupon WXC, magbabalik lang mo kami. With the Shiva's Guard trying to initiate. Banana